Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, hindi naman siya overheat pero mainit yung makina niya na hindi natural na init. At nakita mismo ng may-ari na binuksan ko itong radiator cap niya, malakas yung pressure at nang pinisil ko yung upper hose niya sa radiator, matigas siya. Pag ganito mga boss, ang nagiging findings ko dyan is yung thermostat niya. Maaaring mabagal na siya magbukas or pasira na. Kung ganito yung sasakyan nyo, madali lang naman magpalit ng thermostat ito. Meron lang yan dalawang clamp. Kaya lang kung mapapansin nyo, di ba, naging tatlo. Kasi nga, sabi nung may-ari, lumulusot daw yung tubig. Eh paano? Malakas na yung pressure kaya lumulusot. Kaya ang ginawa niya, dinagdagan niya na isang clamp. Hindi niya alam na pressure na yun. Ayun na nang pinagmumulan ng init ng makina. Ibig kong sabihin, pag tumagal pa, papunta na yun ng overheat. Kaya pag natanggal nyo na yung upper radiator hose, dito naman sa thermostat housing cover, meron yan dalawang bolt na number 12. After mo matanggal yung dalawang bolt, pwede mo nang iangat itong housing cover niya ng thermostat. Ayan yung thermostat niya mga boss. Oh. Gamit ang screwdriver mo, sikwatin mo lang yung thermostat, paangat. Tapos pabili mo na yung customer. Habang bumibili siya, lilinisan mo naman itong cover ng thermostat mo. Papalitan mo ng panibagong ano yan, gasket mga boss. Importante na mapalitan mo ng bagong gasket yan para hindi siya magkaroon ng leak pag ibinalik mo. Kaya sa pagtanggal ng lumang gasket niyan, gagamit ka ngayon ng konting tiyaga. Yan yung paminsan-minsan medyo mahihirapan ka rin. Para sa akin kasi ito yung trabaho na medyo nakakainip yung nagtatanggal ka ng gasket. Lalo na't yung gasket yung tape yung karton na napakatigas, napakakunat. Nako po, ang hirap ano yun yan. Pero pag may baong-baong kang tiyaga, saglit lang yan mga boss. O kita nyo, di ko na malayan, patapos na rin ako, natanggal ko na yung mga nakakapit na gasket sa kanya. O pag malinis siya mga boss, pwede na natin ilagay itong bagong thermostat niya. Sa paglagay ng thermostat mga boss, ibinalik ko yan sa dati niyang position. Wala naman nabanggit na kung ano yung position niya, pero dun ko siya inilagay. Tapos itong gasket na ginawa ko, kasi wala akong mabili siyempre, gagawa ko niyan. Bellimoid gasket ang pangalan niyan mga boss, bibili ka ng bellimoid gasket, tapos gayahin mo lang yung lumang gasket, okay na. Tapos pwede mo nang ilagay itong thermostat housing niya. Ibalik mo na yung dalawang bolt na number 12. Higpitan mo lang siya ng maayos mga boss. Huwag naman sobra-sobra sa higpit. Baka naman mag-rebuild yan, lumayas na. Ibigay nyo lang yung tamang pagdisiplina or tamang paghigpit. Bakit ba tayo napunta dyan? Balik na nga tayo sa trabaho mga boss. Pag nilagay nyo na yung dalawang bolt, higpitan nyo lang siya ng maayos. Ganun lang mga boss. Hindi kasi ito bakal, pwedeng malustrig yan kapag sumobra kayo sa higpit, kaya dapat yung alalay lang. Total may gasket naman na yan. Tapos yung gasket mo may pandikit pa . Kaya pag binigyan mo yan ng tamang higpit, hindi na yan sisingaw. Basta lagi nyo lang tatandaan, pag naghihigpit kayo, dapat laging balance. Hindi yung sa kabila, mahigpit masyado, yung isa naman, hindi masyadong mahigpit. Dapat balance mga boss. Dapat pag-aralan nyo na magiging balance lagi yung paghigpit nyo. Tapos pwede nyo nang ilagay itong upper radiator hose nyo. At kung mapapansin nyo mga boss, di ba? Yung clamp na binalik ko, isa na lang, tinanggal ko na yung isang clamp. Di ba kanina nakita nyo, tatlo yung clamp dyan. O tinanggal ko na yung isa, kaya bali dalawa na lang sila, kabilaan na lang ng hose. At sa paghigpit ng clamp mga boss, number 10 na socket wrench yung gagamitin nyo. At pag okay na, mahigpit na yung mga clamp, lagyan na natin ng tubig itong radiator. Kaya lang, gusto ng may-ari is kulat daw ang ilagay. May mga nabibili kasi ngayon mga boss na coolant, baka hindi kayo updated, na diretso na siya sa radiator, na hindi mo na kailangan siyang haluan pa ng tubig. Dahil mura lang itong coolant na ito mga boss. Yan yung pag nakabili ka, diretso na yun sa radiator, wala nang halo-halong tubig pa. At dahil okay na, pwede natin start tumakay na. Kanina mga boss, pag in-start ko to, kahit ganyan lang katagal sisilit na yan, tsaka matigas itong upper radiator hose niya. Tignan nyo ngayon, ang lambot na, di ba? Ang kausap ko dyan mismo mga boss, yung may-ari. Kaya nakikita nyo kung paano ko ginawa. Kaya lang, nakakailis lang kasi itong pambit, ang ingay. Patayin ko itong makina mga boss ha, para check ko naman dito sa radiator niya, yung cup tatanggalin ko. Kanina kasi ganun katagal, may pressure na yan . O tingnan natin ngayon kung may pressure pa. Ayan. Oop! Diba? Wala na. Kanina kasi, before ko chinek yan, ganito rin ang style ng pag-check ko. Malamig din yung makina niya. Nung pinaandar ng medyo tumagal, nung pagbukas ko ng radiator cap, sumirit ka agad. Ibig sabihin may pressure. Kaya lang, naiirita na ako dito sa pump belt niya. Kung naririnig nyo, masakit sa tenga.
parang sumisipon siya ng matining. Ititrace ko nga ito kung sa bearing ba o dito sa fan belt eh. Kaya ang ginawa ko, hiniram ko yung pamahid ng kapitbahay naming manananggal. Mabisa daw kasi yun dahil ayun daw yung papatahimik para hindi malaman ng mga tao na manananggal siya. Kaya nagpapahid siya nun. Eh pag pinahid ko daw dito, mawawala, sabi niya. Kaya yun, kinuha ko muna pansamantagal. Kaya kayo mga boss, pag kailangan nyo ng pamahid, sabihin nyo lang sa akin. Pag kailangan nyo, ihiramin natin yung pamahid ng kapitbahay kung manananggal. O isubok natin i-start para malaman kung mawawala. O diba, kumbinse. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat! Paalala mga boss, pag nagpalit kayo ng thermostat at nakita nyo marumi na rin yung radiator nyo, kumaaari, ipa-overhaul nyo yung radiator nyo. Salamat!